Mukha ngang may matinding pinaplano ang Barangay Ginebra sa kanilang lineup at ayon nga sa source ay gusto raw pabatain at gusto raw pabilisin ng Barangay Ginebra ang kanilang lineup. Kaya naman hindi nakapagtatakang kinuha nila si Jamie Malonzo at itong si Jerry Maya Gray na alam naman nating sobrang athletic at napakabilis para sa kanilang height. Sila nga ay mga galawang western na talaga namang nababagay dito sa Pilipinas. Gaya na lamang ni Jamie Malonzo na pwedeng gawing two-way player dahil pwede itong point guard at pwede rin itong small forward. At ganun din si Jerry Maya Gray na pwedeng point guard at pwede rin small forward. Kaya naman ayon sa source ay bibitawan daw ng Barangay Ginebra ang mga matatandang player at gaya na rin ang mga bench player para ipalit sa mga mabibilis at mas batang player. At alam naman natin na dumadami nga ang mga players ng Barangay Ginebra na medyo nakakaedad na nga, kagaya na lamang ni L.A. Tenorio at gayon na rin si Japet Aguilar. At idagdag mo pa nga dyan si Raymond Aguilar na bench player. At ito nga si Christian Stan Hardinger at itong si Stanley Pringle. At isa pa nga dito ay si Jared Dillinger. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang magiging desisyon ng Barangay Ginebra kung sakasakali na bibitawan na mga matatandang players at gayon na rin ang mga bench players na hindi nagagamit at itrade sa mga mas bata at mas mabibilis na player para bumilis ang roster ng Barangay Ginebra? Maaari kayong mag-comment sa baba. At sa ibang balita naman ay bumagsak na nga itong Gilas Pilipinas sa world ranking. At ito na nga ang pinaka-worst na ranking na nangyari sa Gilas Pilipinas dahil mas naunahan pa tayo ng mga dating team na tinatalo lang ng Gilas Pilipinas. Number 41 na nga tayo sa world ranking sa buong mundo para sa Fiba ranking. Ang laki nga talaga ng binagsak ng Gilas Pilipinas. Samantalang ang Lebanon ay umangat naman sa Fiba World Ranking at gayon na rin sa Fiba Asia Cup Ranking. At nagkabaliktad na nga ang pangyayari at ang Gilas Pilipinas naman ang bumagsak. Ano ang sa inyong palagay na mangyayari sa Gilas Pilipinas kung patuloy nga tayong kulelat sa mga Fiba Games at wala man lang tayong preparation na nangyayari at wala ding cooperation? Ano nga ba ang inyong sa inyong palagay na maaaring maging sagot upang muling umangat ang Gilas Pilipinas? Maaari kayong mag-comment sa baba.